Welcome, ito yung aking workshop. Ayan, dito ko ginagawa yung aking mga crafts or mga projects. Ayan. So ayan, yung mga history na yan ng dating pinata making. Ayan, ito yung mga old colors, pink, aqua blue. Ayan. So yung iba natapon ko na ibang pink kasi naubos na. No, ito yung work in progress natin, yung ating biggest pinata natin gagawin. So ayan. Ayan, tips pala. Since kung ayaw nyo ng messy, maglagay kayo ng extra carton para hindi mag-smudge siya sa egg. So, pero sa akin kasi, mabilis lang tanggalin yan pag na tuyo. Meron tayong thinner dyan and pang scrub ng floor. Basically yung gagawin natin dito kasi talagang kulang tayo sa time frame ng paggawa ng pinyata kasi nag last minute kami na celebrate na lang yung first birthday ni baby. So medyo inuna po na natin syempre yung mga catering and everything, catering, sounds, lights, props, mga backdrop, mga suppliers. Actually, basically, si wife talagang, nag-work on nun. So, syempre. Mas mga namili na rin, mga pang-giveaways, mga extra. So, ayan yung first coating natin. So, kita mo. Yun na medyo kita pa yung mga marks. Pero, ito. This is the second coating, magkakaroon pa tayo ng final coating. Ayan. This is gonna be napakalaking pinyata na aking gagawin sa aking history ng paggawa ng pinyata. So ayan. Okay. Ipanorin na lang muna kung paano ko munang i-paint kasi last side na itong gagawin ko sa kabila. Kapatuloy muna tayo ng 1 hour and so yan, finally yellow na sa lahat. So mamaya mag-outline tayo para pagkaroon na siya ng design. Mag-drawing muna tayo kung ano yung kailangan natin, yung finish right, ganyan maliit lang yan yung sa head and shirt. So first yung gamit natin, ito yung takip. We're running out of time. Yeah. So, hindi na tayo na yun magka-cut out and then magpipaint. Usually kasi ginagawa ko nun yung mismong about face or anything na designs, kina-cut out ko pa siya and then pipinturahan and then demonstrate it. So, ngayon, kasi nga, since talagang tayo, rush, gagawin tayo ng technique na gagawa na lang tayo ng print out. Yeah. And kailangan natin kay Baby Shark kasi yung mata. So, shapes. Final layout natin. Yan. So, we'll be right back.
Tapos na tayo. Tuyo na, ha? Dito na. Kahit umulan. Ganda kasi nakakompete. So ngayon, mag-outline na tayo ngayon. Using our very own party. So guys, saan ko sa inyo yung link ko sa kung nabili itong Sharpie, itong legit na Sharpie. Very light lang to, medyo hindi kita. Okay mga kapogi, dapat meron kayo na itong cover na itong pang food na to. Kasi napaka useful na ito sa mga DIYs ko. Must have do. So ngayon kailangan natin ng paintbrush and itong ginamit natin ng color black. Dito guys, na-shock ako na dry na yung paint. So 5 PM na wala na akong mabibili ng paint kaya gumamit na lang ako ng ibang way. Ito yung pala yung ginamit ko. Gumamit na lang ako ng colored paper. Then kinat out ko siya imbes na gumamit ako ng paint. Since nga, rush na talaga itong piñata project natin. Mga kapogi, nagkamali ako dito. Nalagyan ko ng napakalaking dorsal fin yung ulo ni Baby Shark. Kaya tatabasin natin to. Okay. Okay ba guys? Medyo kuha ba natin? Yan o. Ay! Tapos na. So itong part na to, nilagyan natin ng stick, tapos nilagyan natin ng puti na sticker para dun hindi na siya matanggal. So bumbisa natin ng tatlo dito. And then ito, nilagyan din natin dito sa side na to, yung barbecue stick. And dito sa kabilang side. Yan. So ito, nilagyan natin ng tape para mag-stable siya nakadiretso. Alright, tapos din. Ayan. So, patuyin lang natin ng konti lahat and then nalagay na lang natin yung final touch, yung hang tsaka yung mga little bit stickers. Alright guys, piñata time! Yes! This one guys is my second piñata that I made and the theme is Under the Sea. So as you can see, I made a big piñata shell. That's for the 7th birthday of my daughter.
one is the first piñata that I made for the first birthday of my daughter, and the theme is Candyland. Thank you for watching. Don't forget to click like, subscribe, and hit that bell button. Kita kits sa next vlog. See ya!